ililipat natin ngayon yung training natin kasi may mag-o-open isang tab. Kasi yung sitwasyon, alam niyo na rin naman na medyo may katagalan this month yung wala nating project na mga date, di ba? So may pinapasok pa na isang tab para sa atin, para gawin natin, para makahabol sa cut-off. So we have at least 3 days para tapusin yung dalawang project na to. So magsa-start tayo sa building 3D matching project ngayon. Okay, pag natapos natin yung 3D matching project, natapos natin yung VR, kahit pa paano, okay pa yung sasahuri natin. But kapag hindi natin natapos yung 3D matching, ano yung building repair, anong yung mangyayari? Walang sahod next month. Walang sahod next month, yes. So, kailangan namin ng cooperation ninyong lahat. Okay, from reviewer to checker to labelers. You understand? Kung kailangan nating magpuyat this weekend, ipuyat na lang natin kasi nakapagpahinga na rin naman tayo na matagal, di ba? Yes. Meron pa ba? Okay, so medyo makikaramihan pa. Okay, so mamaya. So sino naman sa inyo yun nakatrabaho previously sa 3D matching project natin using pasalihin natin sila sa training para patas sa lahat. Kayo nga, nagsayang kayo ng ilang oras ng buhay. Right? So for cash, okay lang yun. About 3D matching project ngayon. We have at least 207,700 something task sa tab 2539. So isa lang to sa dalawang 3D matching project tab natin ngayon na mag-o-open. We have another tab, pero this tab is all big building. So checkers na lang siguro yung ilalagay natin dito kasi 129 maps lang. And those buildings are big buildings lahat. Okay, so dito tayo magpo-focus at delete na lang po yung dati kung si Raptor, yun na lang gamitin nyo. But if not, download a new software. So, kung okay na lahat, start tayo. Goods na? So guys, ito po yung itsura ng mapa natin. Then sa tab 2539, it is a 3D matching project. Okay? What is a 3D matching project? Usually, mostly, alam nyo na rin naman yun. Okay, kailangan nating i-label yung bahay sa left panel and then i-match sa right panel. Meron tayong specific rules for this tab. Okay, lahat ng building na magkakatabi, dapat nakasnap sila sa isa't isa. Hindi pwedeng merong gap, hindi pwedeng nakalutang. Kapag magkadikit sila, dapat nakasnap sila. Understood? Isa yun sa mga requirements ng 3D matching project. Next. Okay, next. Mali ito, mali pa ito, hindi pa namin naaayos yung ating banner. Yung 3 pixel error, you can ignore for that. Kasi meron tayong 10 pixel error. So, ayusin ko na lang siguro din ngayon. 39. 10 pixel error allowance po tayo. So, medyo may kalakihan yung error allowance natin. So, hindi kayo kailangan magpaka-strict. Okay? Ayusin natin to. Ayun.
So okay na, 10 pixel error allowance. So para po sa mga hindi pa nakapagtrabaho sa 3D matching project before or 3D roof matching project before, i-run through ko kayo sa project. Yung mga nakatrabaho na before, previously makinig lang po kayo para refresh lang ulit natin. Okay ba tayo doon? Isa lang po yung link. Opo, opo. Isa lang po yan. So again, what do we need to do? First, check natin yung bahay sa left panel if tama yung pagkakalabel. Okay? If pasok siya sa 10 pixel, we can simply ignore for that. Gaano ba kalaki yung 10 pixel? Okay? Pag nag-zoom in kayo, kita yung pixel ng bahay. So that would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, minimize natin. 7, 8, 9, 10. So ganyan po kalaki yung 10 pixel. So if ever na yung bahay is, sabihin na lang natin siguro, hanggang dyan, that would still be acceptable. Okay, Sir Kevin? Sir Kevin natin, isa to sa mga strict na reviewers natin. So meron po tayong 10 pixel error allowance for this tab. So no need to be strict. We just have to follow some instructions na kailangan natin ayusin. So, para ma-check natin kung naka-snap or hindi yung bahay, sorry guys, hindi ko ma-maximize kasi nag-blink-blink. Huwag kayong mag-maximize sa 3D. About the 10 pixel error, sa left lang ba yan or pati sa right panel? I think sa right. Sa right. Hindi sa left. Sa right. Kasi sa left, pwede naman nating i-match eh. Ah, okay. Diba? Sige. Okay. So, papaano natin malalaman kung naka-snap or hindi? Just click letter L. Okay? Ortho mode yung tawag na ito. Black and white yung image dyan, o yung makikita nyo lang, is yung label itself. So you have to check for gap issue sa kapitbahay natin. Once na merong gap yung label ng kapitbahay, saka yung atin, it means na hindi yan nakasnap properly. Okay? So you have to check for that before you submit your map, lalo na kapag multi-layer yung bahay. Lahat ng bahay dito sa 3D matching project is kailangan natin gawing multi-layer. Regardless kung big building sila, or small buildings. Meron tayong mga kasama din dito which is hindi nagmo-multi-layer ng mga residential houses dito sa 3D matching project. But guys, please be mindful na hindi niyo ma-match na maayos yung building if hindi kayo gagawa ng multi-layer sa isang building or sa isang residential houses. So we have to do multi-layer. Kahit residential houses yan, kapag kita yung layers nila. Next. Dito, sa right panel po natin, if ever na yung bahay dito, sa left, is hindi visible or unclear, natabunan ng puno, madilim, blurry, or something, pwede kayong gumamit dito sa right frame ng image. Okay, like for example, this one, tandaan nyo yung itsura ha, natabunan ng black part, yung kapitbahay natin dito. So if ever lang na blurry or unclear dito sa left frame natin, pwede natin silang i-switch frame. Okay, you just have to click dito sa taas sa may toolbars ninyo, meron po tayo diyang flip view. You can click for that para yung gamitin ninyong pang-label is yung right frame. Okay, anywhere sa right frame. So hindi natin pwedeng sabihin na sir, hindi po kasi clear yung mapa sa left frame. Kaya hindi ko po na-match na maayos. Kasi po, meron po tayo ditong apat na image sa right frame na pwedeng gamitin pang match natin. You understand? Mamaya na po yung mga tanong na yun para isaan tayo. Okay? Understood? Okay, next. Again, so kapag ganito, hindi nakasnap na maayos, much better kasi hindi po natin pwedeng i-match to ng mano-mano eh. Okay, hindi po natin mamove lang yung dot or mamove lang yung label or ididikit lang para masabing nag-snap sila. Okay, yung kailangan natin gawin is i-draw talaga siya ulit. So you have to use letter H tool or yung trace tool po natin to make sure na nakasnap siya na maayos. And then right after ma-label natin, syempre kung hindi siya match dito sa right frame, select this label, long press Alt, and adjust the label para mag-match po siya.
Okay? And if ever naman sa gabal, yung kapitbahay po natin, sa gabal, sa pagmamatch natin, nagiging reason siya kung bakit hindi natin na mamatch na maayos yung bahay natin, you can always report your kapitbahay. Understand? Kailangan natin mag-report kapag hindi natin maayos yung ating label. At saka isa pa pala, meron po tayo dito mga kasama which is nililabel nila kahit hindi nila target building. Okay? If ever, guys, if ever na may mga missing building sa inyong mapa, hindi po yan sa inyo. Okay? Yung kailangan na po ninyong i-label is yung target building ninyo. So how do we check for that? Meron po tayo dito ng checkbox sa upper left ng ating software. Blanco po yung checkbox na yan. All you need to do is to click for that checkbox. And right after mag-click kayo niyan, yung lalabas, magkakaroon ng R3, yung inyong target building. Yung mga bahay na hindi ninyo target building, hindi po yan mag-a-appear, yung R3 nila. So dito lang tayo mag-focus sa ating target building. Kapag ako may nakita, may nahuli, may nalaman na isa sa inyo na nag-capture ng hindi ninyo target building, ibablock ko kayo sa tab na to. Regardless kung tao ko man kayo or kung kanino man kayong tao. Klaro tayo para dyan? Para pata sa lahat. Kasi yung nangyayari, yung ibang kasama natin, nagle-label ng bahay, and then eventually, pagpasa nila, captured na yung building. Unfair, di ba? So you have to check for your target building bago kayo mag-label. Klaro? Okay. So again, balik tayo doon. Nawala na naman tayo. So, ililabel lang po natin yung target building natin na to. Let us make sure lang din na nakasnap siya ng maayos sa kapitbahay. May missing part, i-draw lang natin, and then match natin dito sa right frame. Yung kailangan po natin, isang frame lang po. We have to match at least one frame only. You can ignore other frames kasi automatic naman yan eh. You understand? One frame lang yung kailangan nating i-capture. So right after ma-capture natin, requirement din dito sa 3D matching to select that building na nilabel ninyo and group for them. Right after mag-group ninyo, kung makikita ninyo, yung right frame natin, yung label, hindi na siya flat. Okay? Nagkakaroon ng bumps. It means, nag-group na yung building. Kapag hindi nakagroup yan, flat lang yung label. So kailangan ninyong i-group. Right after makatapos tayo mag-label, lalo na kapag multi-layer, you have to check sa ortho mode kung nakasnap na maigi lahat ng label. So kapag nakasnap siya na maayos, ganyan yung magiging itsura niya. Okay? Kapag hindi naman siya nakasnap na maayos, magkakaroon po yan ng gap. Magkakaroon po yan ng gap. So, hindi pwedeng yung may ganito. Okay? Unahin natin. This is a residential building. So, sa building repair po natin, hindi po natin ginagawang multi-layer ito. But, dito sa 3D matching, kapag kita yung layers niya, like for example this, kung nakikita nyo sa right frame, nakikita yung wall niya, yung height difference niya, so we have to do a multi-layer for that. Lalo na kapag may mga linya or visible lines, yung bahay, na pinapakita na ibang layer nga siya, we have to do a multi-layer for that. Okay? So, kapag ganito, kung kaya ninyo, i-edit na lang yung bahay, try to edit na lang. Huwag na kayong mag-delete para mas mapadali tayo. So, for this building, i-edit ko na lang siya. Kakat ko yung mga walang kwentang parts. Cut ko muna siya per layer. Delete natin ta. Tapos, as you can see, sa right frame, hindi pa siya match. So, pwede po natin gawin dyan. Ayusin natin to. Pagagalitan tayo ni Sir Kevin. Okay. Bakit ayaw mo umayos? So, para ma-match po natin yan, pwede lang din naman tayo dito mag-click sa right frame. Long press shift. And then, i-adjust natin into its correct position. Select. Long press shift. And then adjust. Much better to kaysa mag-redraw tayo. Diba? Kung same lang naman or kung sa mga simple houses lang din naman. So now, right after we are done with that, make sure lang natin na tama yung pagkakalabel. Check
natin sa ortho mode kung merong gaps or whatsoever. If none, you can simply select that building, group it, and then you can submit the map right after. Isang frame lang po yung kailangan natin gawin. Hindi nyo na kailangan i-check pa yung ibang frame. So kapag okay lang din naman, yung first frame, yun na lang po yung gamitin natin pang match. Okay? Kung sira yung first frame, kung hindi talaga na ma-match yung first frame, you can use other frames para i-match yung building. Submit. Any questions? Checker ID po gagamitin. Yes po. May attendance. Bali, boss, yung 10 pixel error is applicable lang sa left frame. Sa right frame is hindi. Sa right frame na lang natin i-tawag na to. Sa right frame na lang natin i-apply. Kasi yung left frame, yung right frame na lang sa nabubulol na ako. Sa right frame na lang natin i-apply kasi yung left frame is usually nagmamatch naman yung left frame eh. Diba? Oo. Kayang i-match sa left frame. Yung right frame, minsan yung may mga bahay tayo, which is, kagaya nito, meron siyang mga layers, di ba? Pero hindi yan layer. So yung nangyayari, hindi natin naman match na maayos. Try natin dito sa bahay na to. May mga paslant. Alam mo yun yung mga, may mga paslant na roof? Yan, balay. Noted, boss. Balay. Ayaw mag-match. Dyan. Okay, okay pa yan. Namamatch pa natin dyan. Pwede din kayo pala mag-drag ng 3D dito sa right frame. Pero yung ito, yung layer na to, dito minsan nagkakaroon ng problema, di ba? Kasi paslant nga. Gaya nyan. Kapag minamatch natin, ayaw mamatch, di ba? So kapag ganyan, okay na lang yan. We can ignore for that. Kasi alam din naman natin na this is a... medyo elevated yung part na to. Bali yung base na lang kukunin dyan. Yes, yung base na lang kukunin. Wala namang problema. Tapos meron pa rin mga isa pa, meron pa rin mga bahay na yung paslanted na minsan lumilipad dito sa right frame. Na for example, hanggang dito yung roof or hanggang dito kapag nilabel natin as one tapos wala siyang layer. Pero yung roof niya hanggang sa baba pa, we can ignore for those buildings. Kanina may example ako eh. Sorry, baka makakuha tayo mamaya. So, check ko na lang. Pero pag ganito, base na lang kunin nyo, that is okay. Saka isa pa pala guys, okay? Kailangan dito sa 3D matching project natin, na ginagamitan natin ng 3D roof software, kailangan po yung 3D natin is tama po yung sidewall. Hindi pwedeng sobra, hindi pwedeng kulang. Understand? Kasi may mga tao din or may mga kasama din tayo na hindi... dinidisregard yung wall. Okay? Dapat yung wall natin is captured din perfectly. You understand? So again, pasok tayo dito. Para sa mga ganitong building, napakasimple na lang din naman ito. May mga missing part lang na ganyan, maliliit. So add lang kayo linya. For the single buildings, hindi din kailangan na nakagroup. Okay? For the single buildings, hindi rin kailangan nakagroup. Kahit hindi nakagroup yan, that is okay. Ito, sabi yung part na to. Kikita, sorry. Ito. Okay. Group, and then you're done. This one, meron po tayong kapitbahay na nakakonect sa atin. So yung kapitbahay natin na nakakonect sa atin, medyo tabingi, sira. Pwede lang din naman natin ito i-draw as one, di ba? Panira yung kapitbahay natin. So yung gagawin natin is i-delete na lang, i-report na lang yung kapitbahay. Paano natin mare-report yon? Meron po tayo dito neighbor files. Sa neighbor files po natin, meron mga checkbox dyan. So first, you have to uncheck or check-uncheck yung mga checkbox na to. Kapag nag-uncheck kayo ng checkbox, tapos nawala yung label na gusto ninyong mawala, it means yan yung neighbor. Okay, yan yung neighbor na kailangan nating i-report. So for this one, right-click, generate report, click this battery sign, make a box, click space, and then pwede na lang tayo mag-comment dyan. For this situation, pwede ko na lang din naman ipadelete yan. Padelete na lang natin kasi ako na lang magdodraw. Kasi pangit eh kapag ganyan yung itsura, di ba? Submit report, and then magbabay kayo sa kapitbahay ninyo. For this, i-relabel na lang natin kasi wasak yung kanina. Alam ko magka-crash ito eh. Ayun.
So, relabel natin yung bahay na maayos. Adjust, select, drag the wall, draw the miss. Draw natin yung mga missing parts. Dito may missing part siya, okay? May miss part siya dito, may extension. Pero dito sa right frame, wala. So we can ignore na lang muna for that. Kung, wait lang. Check natin kung drawed or what. Ayun. May part nga siya, pero mas mababa. So adjust na lang din natin to. Kasi yung right frame po natin, hindi po lahat ng bahay dyan is magkakabarayo ng image. Yung right frame po natin, na-capture po yung image na yan ng different time frame. Okay? So maybe, nag-update yung bahay, tinanggal yung part na yan sa ibang image. So, kaya okay lang, walang problema. As long as dito kayo, magbe-base sa left frame na image. Kung missing part sa left frame, missing part talaga yan. Kahit sabihin pa natin, wala na siya sa right frame. Adjust. Draw. Adjust. And then select. Group. And we're done with that. Hindi na natin kailangan i-check yung ibang frames. You can submit this map. Kapag pangit siya, i-report. So, pwede mong i-report yung kapitbahay mong hindi mo ka-close. Any questions, guys? Mamaya magkakaroon ulit ng training. Doon ko na lang haanuhin sa inyo yung mga for the speed natin. Kasi alam ko sa umpisa, meron tayong mga kasama dito which is hindi pa sanay, mag-a-adjust pa. So, mamaya magkakaroon ulit tayo ng training. Papasukin nyo na lang din, leaders, yung mga ibang kasama ninyo para ma-verify ko sila. Benchmark, meron po tayong benchmark para sa tab na to na 60 seconds per layer. Ano ba yung 60 seconds per layer? 60 seconds or 1 minute per layer. Okay? So, sobra-sobra yun. May specific time na para sa second session. Sa? May specific time ka na po pwede ibigay para sa second session ng training. Ano ba ngayon oras? Mag-alas 2, di ba? Siguro alas 5. Bigyan natin ng oras. Thank you. Alas 5. Magpo-post na lang ako in advance. Benchmark for feature nga. Ulit, sasabihin ko, 60 seconds per features tayo. Alt-drag. Opo. It's either alt-drag or shift. Okay? So ganito. Sorry ha. Extend muna natin saglit lang yung training. If pagkatapos kayo mag-label dito sa right frame, hindi ko na ano eh, hindi ko na sinasabi yung mga ganito. Pero kapag nag-label kayo dito sa left frame, as you can see, match yung label natin sa roof, pero dito sa right frame, hindi pa. Okay? So pwede natin gawin dito sa right frame, para mag-match siya sa roof itself, we can select this building sa left, long press control, and then drag up until, ay shoot, hindi pala po gumagana, sorry. Pupunta pala tayo dito sa right frame, select this building, long press shift po ah, tapos i-match po siya natin sa roof niya, okay? Or sa roof position, long press shift for that. And as you can see, nag-move dito, bakit ka nag-move dyan? Okay. Ayun. So, dapat wala palang 3D para hindi siya magumalaw. So, tanggalan nyo muna. Huwag ka muna kayong maglagay ng 3D kung gusto nyo mag-match sa right frame. Kasi naglolo ko pa yung system natin. Hindi pa siya ganun kapulido. Try natin dito. Sir, ganun talaga yung sir. Okay. Right, noon pa. Dito, hindi naman gumagalaw sa isang to. May 3D na. Nag-move ako, hindi naman gumalaw. Pero yung isa, pag naglagay ako ng 3D, asa na yung kanina? Oh, ayan, hindi naman siya gumalaw. Loko, pinapahiya ako. Okay. Hindi naman siya gumalaw ngayon.
lasat dyan sa buhay niya. Kaya ako nung mapa na ito. Okay, match lang natin sa right frame. And then right after that, okay na yan. You have to put it into its roof position lang. Next, meron siyang layer dito sa baba. So pag nag-add kayo ng layer, kapag nag-add kayo ng layer and then hindi po siya match, dyan po kayo gagamit ng alt. Okay, dyan po tayo gagamit ng alt kapag hindi po siya nagmamatch yung next layer. So you just have to select, long press alt. Problema. Ang ilito. Thank you. Kapag hindi po siya nag-match sa right frame, yung next layer na ginawa po natin, dyan po tayo gagamit ng alt. You can simply select that label, long press alt, and then i-adjust po natin. And yung label na mismo yung mag-a-adjust sa sarili niya, yung gagawin na lang natin is i-match siya sa correct position niya. Pero sa umpisa, sa unang label, all you need to do is to use shift sa right frame or select and then drag to its correct position. Clear? Claro? Claro, boss. Okay, so kukunin ko na yung mga attendance kayo. I-verify ko kayo. Hello? Ito yung attendance form. So, please fill up that form para ma-verify ko kayo dito. Link ng software nasa taas po. Meron po tayo ditong 443 katao. Kapag lumagpas yan, naging 445 yan, hindi ko na i-verify yung nasa baba. Okay, leaders, pasensya tayo ha. Walang magsisend ng link ng attendance sa mga GCs nila. Hindi. Kaya nga pinapa-attendance kayo ngayon para kung sino lang yung nag-fill up ng form para sa attendance, sila lang yung i-verify. Fill up the attendance form and then ayun, i-verify ko kayo. Kung may mga kasama tayo dito nag-send ng attendance sa GC nila, tapos naging cause yun na dumami yung attendance natin sobra sa nakikita ko dito na numbers, which is 444, may pumasok na isa, umabol pa, 43 na lang. Kapag sumobra yan, hindi ko na i-verify yung pang 445, 444. Pasensyaan tayo, pasok ulit kayo mamaya.